dahil maraming nagre-request na sana daw merong free ang gabunan hoodie or t-shirt. Pagbibigyan natin yan. Merong libre na ang ninuno, kwentong bayan at pintados stickers. At syempre ang pinaka-importante sa lahat, orasyon para sa swerte at kalusugan. Kapag nag-order kayo ng kahit ano sa mga merch natin, kasama na ang mga freebie, lalong-lalo na ang orasyon sa swerte at kalusugan, nariyan sa screen ang sample. Click nyo lang ang Shopee link natin nasa comment section para maka-order. Pabilisan na lang, JIP. Medyo paubos na yung stocks natin. Yun lamang. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Karyo. Sa ilang taong paninirahan ng pamilya ni Karyo sa tahanan ng yumaong lolo, ganun rin ang naging kaakibat na suliranin dahil sa pinaniniwala ang nilalang nakasama sa tahanan. Sa araw-araw na pananatili dito, walang pagkakataon na hindi ito nagpaparamdam. Biglang pagkawala ng mga gamit, kusang bumubukas sa mga pintuan, at higit sa lahat, ang nakakaperwisyong paggawa ng ingay tuwing sasapit ang madaling araw. Bukod sa nakakaistorbo, nagbibigay din ito ng kung anong sakit, lalo na kapag pinupuna. Kaya naman kapag nagkaroon ng pagkakataon na merong makakausap na albularyo, hindi na ito pinapalampas pa ng pamilya sa pagnanais na tuluyan itong mataboy. Ngunit sa kasamaang palad, ni isa sa kanila ay walang nakatulong sa mag-anak. Karamihan sa mga manggagamot ay nagsasabing isang kapamilya ang may gawa nito. Dahil sa buo ang paniniwala ng mga magulang na wala sa lahi nila ang pagiging aswang, hindi na sila naniwala pa sa mga sabi-sabi ng albularyo. Sa loob ng tahanan, ang kasama ni Karyo ay ang mga magulang at si Tiyo Ibarra na kapatid naman ng ina. Kayod kalabaw ang mga magulang, kaya madalas wala ito sa tahanan. Samantalang si Tiyo Ibarra naman, palaging tulog tuwing umaga dahil sa madalas na pagroronda sa tabi, isa kasing tanod ang syuhin. Kaya si Karyo na lang ang natitira sa tahanan. Nasanay na lang sa kasamang nilalang. Maging siya ay hindi rin tumigil sa paghahanap ng makakatulong dahil hindi nito gusto ang ingay lalo na tuwing madaling araw. Isang gabi, dahil may nakalap na impormasyon patungkol sa bagong dating na albularyo sa lugar, kagad itong pinuntahan ng bata. Sa tulong ng kapitbahay ay nahanap nila ang tahanan ng manggagamot. Ganun na lamang ang pagkabigla ni Karyo nang makita ang albularyo. Maraming nagsasabi na biyasa ito kahit bata pa. Hindi na nagdalawang isip pa si Karyo na kausapin ang binata. Swerte na lamang dahil madali naman itong sumama sa tahanan upang tignan kung ano man ang nakatira sa lugar. Pagkarating sa bahay, bago pa man makapasok ang manggagamot ay nagsalita na ito. Dito na lang siguro ako. Malakas yung nilalang eh. At hindi nyo magugustuhan kung sakaling tutugisin ko yan. Ito Karyo, tanggapin mo ang librong to. Sa loob niyan may mga orasyon na pwedeng banggitin para maitaboy ang masasamang elemento. Ang nasa uling pahina ang gamitin mo. Huwag mo nang basahin yung iba kasi lubang delikado. Matapos na maiabot ng manggagamot ang libro, diretso na itong lumikas. Kahit hindi man maintindihan ni Karyo ang nangyayari, nagpasalamat na lamang ito.
Nang masiguradong nakaalis na ang manggagamot, pumasok na ito sa loob para buksan ang libro. Naupo ang binata sa kusina habang matiyagang binabasa ang nasa huling pahina ng libro. Eh ano naman yung pinagkakabalaan mo, Karyo? Akala ko ba pupunta ka sa bundok para maganap ng mga panggatong? Uwi ka ni Tiyo Aybara. Dahil dito ay nabitawan ng binata ang libro sa naramdamang gulat. Nang akmang pupulutin na sana ng tiyuhin, napatras ito sa hindi malamang dahilan. Magsasalita pa sana ang binata. Ngunit natigil na lamang ito nang naglakad papalayo si Tiyo Aybara. Alam man sa sariling may ibang nararamdaman ng tiyuhin, hindi na ito pinagtuunan pa ng pansin at ipinagpatuloy ang pagbabasa. Habang isa-isang iniintindi ang mga nakasulat, napansin ni Karyo ang kulang na mga salita sa dulong parte ng binabasa. Napakamot na lang ng ulo ang binata. Paano ito makakabisa kung wala ang ibang parte ng mga salita? Gawa ng desidido ito na mapaalis ang nilalang sa tahanan. Nang mismong oras na yun, bumalik ito sa tahanan ng manggagamot upang itanong ang solusyon sa mga nawawalang salita. Nang makarating sa lugar, sarado ang buong tahanan. Kaya naman paulit-ulit na nagtawag si Karyo ngunit walang taong lumalabas. Wala na dyan yung manggagamot, Iho. Eh kakaalis lang kanina eh. Nagpaalam sa akin na babalik na siya sa kabilang probinsya dahil may kailangang gamutin. Wika ng isang kapitbahay. Napatango na lamang si Karyo. Matapos makapagpasalamat ay umuwi na ito ng tahanan dahil malapit nang magtakip silim. Nang sumunod na araw, pagkagising ng binata ay naabutan nito si Tiyo Aybara na abala sa pagbabasa ng libro. O, nandiyan ka na pala, Karyo. Binuo ko na yung mga nawawalang salita dito sa libro. Uwi ka ni Tiyo Aybara. Napakunot naman ng noo ang binata. Nagtataka kung paanong nalaman ng tiyuhin ang laman ng libro. Gayong hindi nga ito nagawang pulutin nung nakaraang araw. Isa sa mga ugali ni Tiyo Aybara ang naiirita kapag kinukulit. Kaya hindi na nagawang magtanong pa ni Karyo. Bagkus ay nagpasalamat na lang ito. Nang buklati ng libro, nakaramdam ng tuwa ang binata dahil sa wakas ay nabuo na ang mga pahina. Sa maghapon ay wala na itong ibang pinagkabalahan kung hindi isa ulo ang lahat ng mga nasa libro. Isa sa mga naibili ng manggagamot. Sa oras na makabisado na ito, kinakailangang isagawa ang orasyon pagsapit ng alas 6 ng gabi. Dahil sa buo na ang loob ni Karyo na isagawa ang orasyon, pagsapit ng alas 5 ay naghanda na ito ng kakailanganin na 3 itim na kandila. Pagsapit ng eksaktong alas 6, sinimulan niya ang ritual. Sa harap ng mga itim na kandila, lumuhod ang binata habang binabanggit ang mga salita na nanggaling sa libro. Wala namang naramdamang kakaiba ang binata hanggang sa matapos. Kasabay ng pag-ihip ng kandila, nanlaki ang mga mata ni Karyo nang masilayan sa harapan ang isang nilalang. Puno ng mga balahibo ang katawan. Namumula ang mga mata. Nakakakilabot ang pagngisi habang nakatitig kay Karyo. Ay anak! Eh ano ba ginagawa mo? Bakit may kandila dyan? Wika ng ina ni Karyo. Dahil dito ay napalingon ng binata. Sa muling pagbalik ng tingin ay hindi na muli pang nasilayan ang nilalang. Dahil ayaw nang pag-alalahin pa ang magulang,
Nagpalusot na lamang ito na nagsasagawa ng kung anong eksperimento. Hinayaan naman si Kario ng mga magulang at dumiretso na ng pagpapahinga. Samantala, si Tio Ibarra naman ay wala sa tahanan. Pumunta na ng kwarto ang binata upang makapagpahinga. Hindi pa man nakakailang oras sa higaan ay napabangon ito. Sumigaw ang kanyang nanay. Nagmamadali namang pumunta si Kario at ganun na lamang ang pagkabigla nang maabutan ang ama na nakabulagta sa kusina. Kagad nilang pinainom ng tubig ang tatay. Ngunit lumipas ang ilang oras ay hindi na ito muli pang nagising. Wala din namang matakbo ang ospital sa lugar. Kung meron man ay aabutin pa ng 3 oras bago makarating. Tinanong niya ang ina kung ano ang nangyari. Wala naman itong naisagot. Naabutan na lamang na wala ng buhay ang tatay. Samantala, patuloy sa pag-aplo si Kario sa katawan ng ama. At napansin ang itim na marka sa dibdib nito. Hugis sungay. At kapag dinidiinan, dumudugo ito ng malala. Dahil kinakailangan ng madala sa morgue ang katawan ng ama, hindi na ito masyadong pinansin pa ni Kario. Magmula ng araw na yun, wala nang inatupag ang pamilya kung hindi ang burol ng ama. Ngunit sa buong burol naman, hindi nagpakita si Tio Ibarra. Hinanap ito ni Kario ngunit hindi na natagpuan. Nag-abiso ang ina na hanapin na lamang ito pagkatapos ng libing ng ama. Isang linggo pa ang lumipas nang mailibing na ang tatay. Dito na muling naganap si Kario. Nagawi ito sa isang bundok at dito nahanap si Tio Ibarra. Ang buong akala niya ay may sasama ito sa pag-uwi. Ngunit napaatras na lamang ang binata ng lapitan ito. Dahil lumabas ang nilalang na nakita niya sa tahanan. Patuloy itong nakiusap sa tiyo. Ngunit hindi na nakinig pa sa kanya. Parang wala na din ito sa wisyo dahil patuloy lang sa pagtawa kay Kario. Dahil sa sitwasyon, hindi na nagpumilit pa si Kario. Tumakbo na lamang ito pauwi ng tahanan. Naabutan niyang kausap ng ina ang manggagamot na nagbigay ng libro. Mabuti naman nandito ka na, Kario. Nabalitaan ko yung nangyari sa tatay mo at Shuhin. Ang tanging maipapayo ko sa inyo, huwag mo nang hanapin pa yung tiyo mo. Ganap na siyang kasapi ng mga nilalang. Alam kong mahirap na paniwalaan pero sa oras na duktungan mo ng mga maling salita ang nasa libro, magiging ganap ka ng kasapi ng mga nilalang. Pasensya na pero nung nabasa ko, purong kaliwa na mga salita ang inilagay niya doon. Uwi ka ng manggagamot. Hindi na nakaimik pa si Kario. Lalo pat nakita niyang hawak-hawak ng albularyo ang librong ibinigay. Kasabay nun, dito na nagtapat ang ina ni Tio Ibarra na dati pang may marka ng mga nilalang sa tahanan at ang markang iyon ay kaparehong pareho ng tumubo sa ama. Dagdag pa ng albularyo, malakas ang paniniwala niya na hindi naman talaga namatay ang ama ni Kario. Bagkus ay kinuha ito ng mga nilalang kasama ang Shuhin. Magmula ng araw na yun, hindi na muli pang sinubukan ni Kario na pauwiin ang Shuhin. Kahit mahirap ang naging pangyayari, paunti-unti naman itong tinanggap ng mag-ina. Sa paglipas ng panahon, kusa na lamang nawala ang nagpaparamdam sa tahanan. Hindi man naging malinaw ang koneksyon nito kay Tio Ibarra. Ngunit kahit kailan, hindi malilimutan ni Kario
na minsan siyang nagkaroon ng inkwentro sa mga nilalang. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Rosa. Taong 1973, Iloilo. Isa si Rosa sa mga batang lumaki na walang mga magulang. Ilang araw pa lamang matapos may panganak, binawian na ng buhay ang ina. Samantalang ang ama naman ay hindi siya pinanindigan. Kaya naman, simula pagkasilang, ang tanging naging magulang ay ang lolo. Ito na ang tumayong ama't ina, kaya naman sobra-sobra ang pagmamahal niya sa matanda. Masaya silang namumuhay at kahit hindi gaanong pinagpala sa pinansyal na aspeto, ang tanging pinapaalala lamang sa kanya ng lolo, ang pagiging masaya ng tao ay hindi nasusukat sa pera, bagkus sa kung paano tanggapin ang mga bagay-bagay sa paligid. Isa kasing manggagamot ang lolo, kaya lumaki si Rosa sa simpleng pamumuhay. Masasabing payak at ordinaryo lamang ang araw-araw. Ngunit lubos naman ang pasasalamat dahil mayaman naman siya sa kalaman. Simula pagkabata ay kung ano-ano na ang nalalaman patungkol sa mga bagay na hindi maipaliwanag ng siyensya. Itunuturing itong isang kayamanan ni Rosa dahil sa mundong ibabaw ay kakaunti lamang ang nagtutuon ng pansin sa purong aral at milagro na dala ng Diyos. Kaya naman, hanggang sa nagtalaga si Rosa ay malakas ang paniniwala nito sa mga pangkalikasang nilalang. Dahil sa ganitong uri ng paniniwala at pamumuhay, hindi maikakaila ng dalaga na wala itong gaanong kaibigan. Hindi din naman niya dinadamdam dahil may sarili silang mundo ng lolo. Ngunit sa mundong ibabaw, hindi maiiwasan ang kamatayan. Dahil sa katandaan ng lolo, dumating ang punto na binawian na ito ng buhay. At yon ang naging pinakamadilim na bahagi ng buhay ni Rosa. Matapos itong mailibing, nagpa siya ang dalaga na pumunta muna sa ibang lugar dahil tuwing nasa tahanan na ay puro pagbumukmok lamang ang ginagawa. Itunoon ang dalaga ang pansin sa pagtatrabaho. Hanggang sa hindi na namamalayan na 6 na taon na pala ang nakakalipas. Isang araw, gawa ng nakaramdam na rin ng pagod sa pagtatrabaho, umuwi muna ito ng probinsya at nagpa siyang pansamantalang manatili sa tahanan ng yumaong lolo. Pagkarating sa lugar, wala pa rin pinagbago ang tahanan. May mga bulok na kahoy na din, ngunit nanatili itong malinis. Kaya naman nagtataka ang dalaga. Nang itanong naman sa iba pang kaanak kung naglilinis ba ang mga ito, ngunit ni isa ay wala namang sumang-ayon. Dahil sa wala namang magawa sa tahanan, minabuti ng dalaga na pumunta sa puntod ng lolo. At nang makarating ay meron siyang naabutan na isang matandang lalaki. Nang mapansin si Rosa ay nagpakilala ito bilang dating kaibigan ng lolo. Itago na lang natin sa pangalang Pugar. Sa pakikipag-usap ng dalaga, napansin ito ang katabing itim na ibon ng matanda. Kaya hindi niya maiwasang maitanong kung alaga ba ito. Ah, ito ba iha? Eh, hindi ko to alaga kundi isang kaibigan. Ang ibong to ay isa sa pinakamalapit sa puso ng lolo mo. Oh, siya. Sige at maiwan ko na kayong dalawa. Gabi na kaya kinakailangan ko ng matulog. Uwi ka ng matanda. Dahil dito ay napatitig naman si Rosa sa katabing ibon. Napabulong sa sarili kung paano naging malapit ang ibon sa lolo. Dahil ni isang beses ay hindi naman nag-alaga ng ibon. Hindi naman ito gumagalaw bagkus
na natili lamang na nakatitig kay Rosa. Ilang sandali pa ang lumipas, bigla namang nagkaroon ng napakalakas na hangin sa kapaligiran at nang lingunin ng dalaga ang ibon. Napaatras ito dahil unti-unti itong nagpalit ng anyo galing sa pagiging ibon. Unti-unti itong nagkaroon ng braso at binti pareha sa tao. Ngunit nanatili pa rin ang mga pakpak. Nang matapos ito sa pagpapalit ng anyo, naging isa itong napakagandang babae na merong napakaamong muka. Tinitigan lamang ito ni Rosa. Hindi naman siya nakaramdam ng takot gawa ng bata pa lamang. Marami nang nalalaman sa iba't ibang uri ng nilalang. Hindi nagtagal, nagsalita na ang nilalang. Ayon dito, isa siyang kinara na matagal ng kasintahan ng lolo. Kaagad na napakunot ang noo ni Rosa dahil ni isang beses. Wala namang nabanggit ang lolo patungkol dito. Dagdag pa sa pagpapaliwanag ng nilalang. Hindi na ikukwento ng lolo ang ugnayan nila dahil iniingatan siya nito. Mapanganib kumabatid ito ng ibang tao dahil siguradong kamatayan lamang ang aabuti ng kinara. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap ng dalawa, dito lang din napagtanto ni Rosa na totoo ang sinasabi ng nilalang. Lahat ng ito ay akmang-akma sa naging buhay ng lolo. Kaya naman, kahit papano'y nawala na ang pagdududa niya sa kausap, hindi naman nagtagal at bumalik na ito sa pagiging ibon, gawa ng labis na pag-iingat na hindi mahagilap ng tao. Magmula noong gabing yun, halos palagi nang nakakasabay ni Rosa sa pagdalaw ang nilalang. Gawa ng nararamdamang mabait naman ito, umusbong ang pagkakaibigan ng dalawa. May mga oras na nakakaramdam ng tampo sa yumaong lolo dahil hindi man lang ito nagkwento. Ngunit nababawi naman tuwing iniisip na nagawa lamang iyon para sa kapakanan ng minamahal. Nagpatuloy pa ang pagkakaibigan ng dalawa. May mga pagkakataon na dinadala ni Rosa sa tahanan ng nilalang. Ngunit nagbabalat kayo naman ito bilang isang ibon. Kaya ni isa sa mga kapitbahay, wala namang nag-usisa. Dito nalaman ni Rosa na ang nilalang pala ang patuloy na naglilinis sa tahanan ng lolo tuwing gabi. Isang gabi, isinama nito ang kaibigan para magpasama sa magdamag. Gawa ng mga oras na yon, nais lamang nitong magkaroon na makakausap. Bandang alas 12 ng gabi, habang mahimbing na natutulog, bigla na lamang itong nagising na marinig ang malakas na paghuni ng ibon. Kaya naman, nagmamadali itong lobas ng tahanan. Ganon na lamang ang panghihinang nadama ng buong katawan ng dalaga nang makita ang kaibigan na nakabiti ng patiwarik. Nasa harap ito ng isang kapitbahay. Sinigawan ito ni Rosa na pakawalan ang nilalang. Ngunit tumugon naman ang lalaki. Anong pakawalan ang sinasabi mo? Ang mga ganitong uri ng aswang dapat pinapatay. Dahil sila naman talaga ang naunang pumapatay, di ba? Di ba? Ikaw ang pumatay sa tatay ko? Wika ng lalaki habang nanlilisik ang mga mata at nakatitig sa kinara. Dahil sa hindi na mapigilan ang nararamdaman, tumakbo papalapit si Rosa at bigla naman itong hinampas ng lalaki gamit ang malapad na kahoy. Dahilan kaya bumulagta sa lupa ang dalaga. Walang ano-ano eh. May pinainom ang lalaki na kung anong likidong itim. Hindi rin naman makapumiglas ang kaibigan ni Rosa dahil nakatali ang mga pakpak nito. Halos ilang segundo lang ang lumipas. Nawala na lamang ito ng malay na parang isang ibon na wala ng buhay. Sa puntong iyon, tanging pagluha na lamang ang nagawa ni Rosa. Dahil sa napakalakas na pagkakahampas ng lalaki, hindi basta nagawang makatayo ng dalaga.
hanggang sa tuluyan siyang makatayo at hinila ng papalayo ang kaibigan. Nang maramdaman na bumalik na ang lakas, nagmamadali itong tumayo at hinanap ang kaibigan. Ngunit na hindi na ito muli pang natagpuan. Halos isang linggo ring naghanap si Rosa sa lugar. Ngunit hindi na talaga mahanap pa ang Kinara. Samantalang ang kapitbahay naman na may gawa, nagpatay mali siya lamang tuwing kinukumpranta ng dalaga. Dahil hindi naman naniniwala ang mga tao sa lugar patungkol sa mga nilalang, napagsasabihan lamang ang dalaga na nababaliw na. Hanggang sa lumipas pa ang ilang buwan, tuluyan ang binitawan ni Rosa ang pag-asang makikita pa ang nilalang. Iyon ang naging huling alaala ng dalaga sa lugar. Dahil hindi na nagtagal ay bumalik na ito sa pinagtatrabahuhan. Magpasa hanggang ngayon na may sarili ng pamilya si Rosa at sa ibang lugar na naninirahan. Tuwing makakakita ng itim na ibon ay napapangiti na lamang ito. Dahil isang beses sa buong buhay niya, nakainkwentro ng pagmamahalan ng albularyo at Kinara.